Welcome back to my YouTube channel, Chris Ayres Vlogs. Ang babaeng dumal sa inyo pati pinang hirap, panipiin. Charo. So, yun sa video na ito, guys, ay i-discuss ko lang ako sa inyo about yun sa previous vlogs ko na isa din sa videos ko na nag-trending po siya. Ito. Yan po. Ito. Siya po ang pinaka mataas na views ko at marami din po talagang interesado sa videos na yun dahil about po yun sa kung paano mag-download ng hindi sa atin video para maiwas sa copyright strike ni YouTube. Kasi pagdating po sa mga rules ni YT ay stricto po siya, kaya na, kailangan natin na iwasan yung gano'n na mga strike, copyright, gano'n. So ayan, pero bago ko pa po simulan ang lahat, kung bago pala kayo sa aking channel, please subscribe sa baba at pag-click din yung bell button para ma-update ko bago kong videos. Ayan guys, simula, paano nga ba tayo magkapag-download ng videos at i-upload sa ating YouTube channel para na hindi makapiright strike? Ayun. So first lang po natin gawin ay pupunta lang po tayo. Wait lang po muna. So, gusto ko lang po sasabihin sa inyo na itong isasabihin ko sa inyo ay base lang po ito sa aking na-experience, dahil hindi naman po ako magsasabi ng parang ikakanegative lang po ng isipan ng mga views natin, mga buhang vloggers, kasi para ito sa mga mahihiyaing vlogger. Ayun, sa kakasimula pa lang mag-vlog na mahihiyaan maggawa ng sarili nilang video. Ayun. So, ito po ang videos para sa inyo, guys. Ayun. Paano nga ba natin, paano tayo makapag-upload ng videos sa ating YouTube channel na hindi makapirate strike? Ayan. So, first of all po, natin gawin ay, siyempre, pipili lang po, punta tayo sa youtube.com at doon, hahanap tayo ng videos na kailangan natin i-download sa ating phone. At yun, ayun, pagka nandun na tayo sa YouTube at i-search, mag-search lamang po tayo, i-type natin doon yung title ng videos, yung gusto nyong i-download sa inyong phone. Ayun, ayun, makikita naman yung lahat. Kung para maintindihan nyo po lahat, ayun, ito, panurin nyo lang po dito sa gilid ng aking video. Ayan, kung paano gawin. So, ayan, mag-type lang po kayo na mga videos na kailangan nyo i-download. Tapos, makikita na yung lahat. Ayun. So, huwag muna nyo yung i-download agad yun dahil kailangan pa natin siyang gamitan ng Creative Commons. Kung paano natin gawin yun ay makikita nyo sa itaas sa tabi ng search bar na filter. Yun. I-click nyo lamang po yan. Tapos po, makikita ninyo maraming mapagpipilian dyan. So, hanapin ninyo yung Creative Commons at i-click nyo yan. Pagkatapos na din po, i-apply nyo. At ayun, makikita nyo yan yung mga Creative Commons na videos. So, ayun. Kung mayroon na kayong napili na videos, i-click nyo yung videos. Tapos, tingnan nyo doon sa description kung meron ng Creative Commons doon. So, kung meron kayong nakikita. Tapos, guys, kunin niyo yung link ng video, i-click niyo yung share, makikita niyo yan dyan sa baba ng video, share, tapos makikita niyo yung copy link, yun, i-click niyo yun, tapos na makakopy, makuha mo na yung link ng video, punta na kayo dun sa Google, at i-type niyo yung YouTube, to MP4, tapos makikita niyo dun, marami magpapipilian dun, pili lang po kayo doon, at doon kayo mag-download ng video na kinuha niyo, ng link ng video na pinuha niyo doon sa YouTube. Ayun. So, para mas, kung hindi niyo pa alam kung paano nga ba, ay meron din ako ilagay na videos kung paano mag download, makuha ng link sa videos from YouTube at i-download sa ating phone para din makatulong din po sa inyo. So, ayun, naka-download na kayo ng video sa inyong phone. Kailangan nyo pa po, huwag nyo po agad-agad na i-upload sa inyong YouTube channel. Kailangan po natin yan na i-edit. So, marami pong, kung wala po kayong video editor, mag-download lang po kayo sa Play Store, marami doon. Mag-search lang po kayo doon na video editor app, free.
ayun, marami doon. Mag-download. I-download nyo yun. Kung hindi nyo pa alam kung paano, meron din akong ilagay na video dyan sa baba. Panoorin nyo yan kung paano paano mag-download ng video editor app at paano din gamitin yun para din makatulong din sa inyo yung mga pagkuhan natin. Ayun guys, so kapag na-edit niya, kailangan natin yun ng editor app guys sa ating video. Kailangan yan sa atin. Kailangan yun, i-edit natin yung mga video natin. Pagkatapos na, pag na-edit na natin yun guys, i-upload na natin doon sa YouTube natin. Pagka-upload doon, na-upload na. So doon sa dun sa YouTube studio, kailangan natin yun ng ating mga vloggers na YouTube studio app. Kailangan natin yun, mag-download kayo dyan. Meron din sa Play Store yan, available lahat yan. Ayun, i-download nyo yan. So, pagka-open nyo ng YouTube studio app, isang inyo yung pinaka-active nyo account sa YouTube, yung pinag-uploadan yung pinag-uploadan yun ng videos nyo. Ayun, isang inyo yun. Pagkatapos po, makikita nyo doon na merong takong dad, i-click nyo yung takong dad at sa baba ng dashboard doon sa videos, i-click nyo yung videos at makikita nyo doon i-click nyo yung pinag-upload, bagong upload nyo na video na ilagyan nyo yung description na kailangan nyo i-set up yung settings nya. I-click nyo yung videos na yon at makikita nyo sa merong basics at advanced settings. Doon, punta kayo sa advanced settings at makikita nyo doon na merong mga privacy settings ng ating videos kung i-public ba at i-private. So, yun. Kailangan po i-public natin yun para makikita ng lahat. Tapos, meron doon sa baba din na doon, may license at creative commons. I-click nyo po natin yun, creative commons, kasi gumagamit tayo ng Creative Commons ng videos. Ayun. So, automatic na Creative Commons na yung videos na ina-upload nyo. Tapos, dun sa description naman, kung ano yung nakikita nyo nung doon, nababasa nyo sa description ng kinunan nyo ng video, na kailangan na doon, meron silang pinapalagay na bawa, yung may Creative Commons doon, yung mga nilagay nila, i-copy nyo yun at i-paste nyo dun sa, ilagay nyo dun sa description ng inyong video na pinag-uploadan ninyo. Tapos ilagay nyo din yung kailangan, halimbawa meron silang pinag-ilagay doon na i-follow nyo ako sa social media account ko, ganyan. Meron silang ilagay doon na social media na kailangan nyo i-subscribe, i-follow. So gawin nyo yun at meron din silang ilagay doon na mga social medias nila kung saan kailangan i-message natin sila yun. Tapos i-message nyo sila na gagamitin mo yung kanyang video para naman kung alam niyo na kanyang video yon at hindi niya i-copyright yun. Kasi depende yan, meron din may-ari yung video na stricto, ayaw niya yung pagamitin yung nakalagay doon na license talaga, na talagang sa kanya lang ayaw niya pagamit yung kanyang video. Yun. Kaya gumagamit tayo ng creative. Pero meron din mga iba guys na gumagamit sila ng creative commons pero nag-copyright pa rin sila kasi piliin niyo yung ano guys para hindi kayo makopyright po. Piliin niyo yung videos din sa tingin niyo na hindi talaga mamahalin yung ginagamit nila sa mga camera, halimbawa galing sa cellphone lamang yung piliin niyo para hindi talaga talagang pinakamalakihan yung magamit noon ng videos para talaga sure yung piliin nyo lamang yung phone na ginagamit sa videos na yun. Tapos lagay nyo dun sa description ng videos na yun, ilagay nyo rin yung kung saan galing yung videos na yun, ilagay nyo rin yung link sa videos para naman matuwa yung may-ari ng videos mo na pinopromote mo yung kanyang videos or yung channel, di ba? So, matuwa sila. So, ilagay mo rin yung social medias mo, kailangan ganun, i-follow ka nila. So, ganun lang paggawa ng description sa videos.
Tapos, guys, ayun. So, kasi ako, base sa na-experience ko kasi, guys, naka-copyright ako, pero hindi ako naka-copyright strike. Naka-copyright ako, kumbaga, kahit ako kakasimula ko pala, nung kakasimula ko pala, talaga, hindi naman talaga ako ako yung sarili kong ginagawa yung videos. Gumagamit din po ako ng iba. Pero, at hindi ako humingi ng pahintulot na gagamitin ko videos na kumbaga, agad yung ina-upload din yung hindi ko siya ini-edit kasi nga hindi ko pa alam kung paano mag-edit guys. Ayun, so ang dami kong na-experience sa YouTube account ko. Pero hindi ito main account ko, marami akong ginagawang account. Ayun, so nababan kung hindi na-suspend naman yung isa naman, naka-copyright siya pero okay lang naman. Ayun. Ito ha, naka-copyright ako dito sa YouTube account ko. Pero hindi ko siya inalis. Hindi ko siya inalis kasi yung ibang nag-a-advise na kung naka-copyright, meron daw tayong naka-copyright na video sa ating channel, aalisin na lang daw natin para mas safe yung ating YouTube channel. Pero hindi ko siya inalis guys. Kasi nag-email naman sa akin si Whitey na naka-copyright ako pero kung okay lang naman yung aking safe naman daw yung aking channel kasi ako naman daw yung gumagawa ng videos naka-copyright naman ako dun sa background music ko na ayun na, sa nilagay sa aking videos kasi ngayon kumuha lamang ako galing sa YouTube at hindi ako mga copyright pero meron din hindi ko pa kasi alam na merong no copyright doon kaya ayun agad-agad ako naglagay sa aking YouTube sa aking video kaya naka-copyright ako. Pero sabi naman ng UIT okay lang yung videos ko naka-copyright basta okay kina-copyright yun ng may-ari pero okay safe lang yung aking channel kasi pwede namin hatiin yung videos niya kung sa revenue. Yun. Kung para sa akin, okay lang naman kung halimbawa mag-trending yung videos na yun. Okay lang naman, diba? Pero kung halimbawa hindi naman, sakto lang, okay lang din. Pero kung yung iba, inaalis nila. Kasi wala rin daw mangyayari sa videos na yun. So hanggang sana itong videos ko ay nakatulong sa inyo. Kung nagustuhan niyo naman itong aking videos, please hit the thumbs up and pakiclick. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pakiclick yung bell button para ma-update ko sa mga bago kong videos. So ayan guys, see you in my next vlog. Bye-bye!